dati mo kasing hawak yan eh. Kaya minsan mukha ka natuliti, ma'am. Meron ka pang nalalaman na patali-tali. Ay, pa. Hindi basta tali ito. Mahalaga to. Kaya hindi ko pwedeng iwala to. Eh, ano ba kasi yan? Ka na magtanong. Basta hindi ko pwedeng iwala to. Ito ang tinitirhan ni Luis? Oo, ang laki, no? Ang kulit mo rin! Sinabi nang umalis ka eh! Alam mo, sobrang kulit ka rin! Halika nga rin! Umalis ka na kasi! Hey! Luis! Kamali ako sa iyong babae ka. Akala ko pa naman matino ka. Akala ko mabait ka. Ano? Gusto mo bang sampalin kita ulit? Gusto mo masaktan ulit? Hindi ko alam kung bakit kayo nandito eh. Pero wala naman akong pakialam. Lumayas na kayo sa pamamahay ko! Dali mo yung batang yan! Kilala ko si Riray at sa amin ho siya nakatira. Kakaiba pangalan niya. Riray? Tama ho kayo, sir. At kakaiba din ho siyang babae. Sa dating pala ng pangalan niya, mukha kang iba siya. Siguro naman ho, tapos na ho yung usapang Riray na yan. Baka pwedeng simulan na ho natin yung talagang ipinunta ho natin dito. Salamat, Ina. So, I'm sure, nabasa niyo na at napag-aralan niyo na laman ng kontrata. Sir Hernan, yun nga ho ang... Sir, handa na ho si John. Diba? Good. Nandito na rin lang tayo. Kaya ano natin itali yan? So ano, pirmahan na natin to. Diyan yan eh. Sabi niya sa akin, bantayan kita. Ayun o, wala naman ako nang gawa na sinaktan kanila. Ikaw naman kasi, Riray, bakit pagpinilip-pilit mo pa ako pumunta tayo kina Luis? Di man lang nagsalita si Momay. Hindi niya ako tinulungan. Galit sa akin si Momay. Oh, obvious ba? Eh, dead na nga siya nung sinasaktan ka na. Sabi mo, mabait si Ma'am Bibian. Sabi mo, iba siya kay Luis. Yun din ang akala ko eh. Yun kasi yung pagkakakilala ko sa kanya. Pero alam mo, Riray, hindi natin kasi siya masisisi kung bakit kanya sinaktan. Nakita niya kasi na itinulak mo si Luis. Siyempre, ina yun, ayaw niya nakikita na nasasaktan yung anak niya. Ganun ba talaga ang ina? Pinagtatanggol ang anak? Oo, ganun po talaga yun. Nadala lang siguro si Tita Vivian sa emosyon niya. Kaya huwag ka na magagalit kay Tita Vivian, ha? Mami, alam niyo buti na lang po dumating kayo agad. Kundi, nasaktan na ako ng gusto ng Riray na yun. Ano bang ginagawa ni Riray at ni Aifa rito? Si Rochelle ba? Tsaka si Mumay ang pakay nila dito? Mami, hindi lang ho sila. Pati ako, gusto kong guluhin ng babaeng yun eh. Para lang makasiguro na hindi na kang magkakabalikan pa ni John. Di ba ang kapal na mukha? Luis,
huwag ka na magpupunta sa bahay ni Chan, ha? At baka hindi lang yun ang magawa sa'yo ng riray na yon. Subukan niyang saktan ka at si Rochelle. Hindi lang sampal ang abuti niya sa akin. Baka ipakulong ko pa siya. Next week na ang start ng commercial shoot namin. Kaya pumirma na ako ng kontrata. Kuya, alam mo, familiar sa akin tong Hernan Martinez na to. If I'm not mistaken, siya yung father nung best friend ni Jopay. Alam mo, matagal ko ng pangarap na pagka-graduate ko, sa kumpanya ng gamot nila ako magtatrabaho. Talaga? Oo! Hindi, sumama ka sa shoot namin para makilala mo si Sir Hernan. Para dun pa lang, magpalakas ka na sa kanya, di ba? Sige. Teka lang, si Riri nga pala. Dumating na ba? Wala pa sila eh. O ano? Okay ka na ba? Nahimasmasan ka na? O, doon na tayo. Para makauwi na tayo, magabang na tayo ng taxi doon. Tara na! Nakakatawa yung nangyari kanina, no? Akalain mo bang si Mami pa yung mananakit kay Riray? Nagulat nga rin ako sa nangyari. Pero, naawa ko kay Riray. Ba't ka naman maaawa doon? Naging kaibigan din natin si Riray. Tsaka sariling ina niya yung nagagalit sa kanya. Hindi ka ba naawa sa kanya? Hindi. Dahil malaki ang kasalanan sa atin ni Riray. Kaya tama lang yung nangyari sa kanya. At saka ikaw, di ba galit ka rin kay Riray? Dahil iniiwang ka niya. Kaya, huwag kang makukonsensya kung saktan man siya ulit ni Mami. Kasi tama lang yun para hindi na rin siya bumalik pa dito. I'm sorry mga iha, hindi ko sinasadya. Hindi mo sinasadya? Hindi mo ba nakikita ang dumi-dumi na namin? Pasensya na. Ito lang pamunas ko dito. Punin niyo na. Yan lang? Ang liit-liit niyan eh. Tingin mo malilinis yan ito? Pasensya na kayo, iya. If there's anything I can do, gusto niyo, ihatid ko na lang kayo sa mga bahay nyo. Naku, mabuti pa nga na ihatid mo na lang kami. Kasi naman mag-taxi kami na ganitong itsura namin, no? Salamat. Kami nang bahala sa sarili namin. Ano ka ba? Nag-offer na nga yung tao, eh. It's okay. Sige, ihatid ko na lang kayo. Hindi na. Salamat. Siguradong okay kayo, ha? Hayaan nyo nang bayaran kong abala ko sa inyo. Kunin nyo na to. Akin na. Pera to, Riray. Mahalaga to. Kung mahalaga yan, ibalik mo yan sa kanya. Alright. Bahala kayo. Pero sana tanggapin nyo yung paumanhin ko. Sige mga iha. I have to go. Pasensya na talaga. Naging bato pa. Nakakainis ka naman. Yan, hindi ka na nga. Agad, dapat kanina pa nga ako.
May na-aksidente akong dalawang babae. Talsingan ko ng putik nung dumaan yung kotse. Hindi nagalit? Yung isa, yes. Pero yung isa, hindi. In fact, napatawad niya kaagad ako. Tinanggap kaagad niya apology ko. Mabait na. Pero alam mo, iyo, hindi niya alam ang pera. Kasi nung binigyan ko sila ng pera, tinanong pa niya kasama niya kung ano daw yun. Ha? Ano yun? Hindi pa nakakita ng pera kaya hindi niya alam yun? I don't know. Pero naaliw ako sa kanya. Seems like a very nice girl. Naalala ko tuloy yung kapatid mo. Bakit, Dad? Sigurado ba kayo na babae naging anak ng first girlfriend niyo? Yan ang hindi ko alam, iyo. Kung babae o lalaki. Pero kung babae siya, sana asimpahit siya nung babae nakita ko kanina. Biray, huwag mo sasabihin kay Kuya Jan yung nangyari sa atin, ha? Naku, pag nalaman niya yun, ako pagagalitan mo. Oo, huwag kang mag-alala, wala akong planong sabihin. Mabuti naman, kasi nakakaya din, ha? Hi, Fa. Biray. Oh, anong nangyari sa inyo? Kumusta pagdalaw mo sa mga dati mong kaibigan, Biray? Maayos naman. Sigurado ka? Si Luis, nakita ba kayo? Wala siya din, kuya, eh. Hindi po namin siya naabutan. Good. Teka, kumain na ba kayo? Oo, kuya. Kung alam ko lang na nagkakagulo kayo sa labas, dapat pumunta ako ron. Naipadala ko sana sa presinto ang riray na yun. Oo nga, Daddy, sayang. Pero okay lang naman din po, kasi pinagtanggol naman ako ni Mami. Eh, yung kapatid mo, hindi ka ba man lang tinulungan? Umawat din naman po si Unggay, pero wala siya magawa kay Riray eh. Unggay? Sino Unggay? Dad, si Rochelle po yun. Unggay po kasi yung tawag sa kanya dun sa isla ng mga kasama niya eh. Kaya Unggay din po yung itawag ko sa kanya. Unggay? Ang pangit ang pangalan niya. Hindi ko alam kung bakit nandun si Namumay at Unggay. Kinamang Bibian. Hindi ko alam kung paano sila napunta dun. Para hindi ka na mag-isip, kung gusto mo, aalamin ko. Paano? Gagawin ko kay kina Luis? Hindi ba? Si Tariq, kilala si Luis kasi mag-classmate sila. So, ibig sabihin, makakagawa ka ng parang para makapunta ka doon. Sa bagay, ilang beses na ako nagpupunta doon eh. Talaga? Bakit? Ay naku, malayon ka naman magtanong. O so ano, makakapunta ka ba? Sige, anong gagawin ko doon? Okay, ganito. Ha? Ganun? Dumating na pala kaya, no? Pero umalis uli si Aipa. May kakausapin daw siyang kaibigan niyo. Hayaan mo na yun. Bulakbul talaga yun, eh. Dilay, tatanong sana ako sa'yo, eh. Ano yun? Yung halamang pitang-pitang. Wala na ba talaga sa isla yun? O nagsisinungaling ka lang? Nandito ka na naman. Ang kulit mo rin eh, no? Naman, hindi naman ako nagpunta dito dahil kay Tariq, no? Napadaan lang ako, tsaka nangangamusta lang. Bakit? Magkaibigan ba tayo para kamustahin mo ko?
Kapakasuplada mo naman. Hoy, ano bang hinahanap mo? Ah, ano ka ba? Wala naman ako hinahanap, no? Jolan. Hindi ka na po kayo umiisip. Nasaan yung mga bisita nyo? Yung galing sa gubat? Ah, si Mumay po at saka si Ma'am Rochelle? Oo, yun nga. Si Mumay nga. Pero sino Rochelle? Wala yata akong kilalang Rochelle. Kasi wala namang ganun pangalan ng mga babaeng taga-gubat, di ba? Kasama din po siya ni Mumay. Galing din po siya ng gubat. Pangalan niya po, Rochelle. Anak po siya ni Ma'am Vivian. Ha? Anak? So you mean, kapatid yun ni Luis? Opo, kapatid nga po. Bakit mo tinatanong? Hindi ba sinabi ko na sa yung wala na ang halamang pitang-pitang? Hindi, kasi importante yung halamang gamot na yun eh. Malaking magagawa nun para makatulong sa mga tao. Alam ko. Pero pinagmumulan din siya ng gulo. Dahil sa pitang-pitang, kaya nangamatay ang mga dayuhan sa isla. Hindi ko pa kayo nakikilala. Hindi pa kayo dumadating sa isla. May mga nagtungo na roon para hanapin ang halaman ng pitang-pitang. Pero lahat ng lumalapit doon ay namamatay. Kung hindi man sa pitang-pitang, ay sa talim ng kibat ni nanay. Marami pang sumubok pumasok sa isla para hanapin ang halaman doon. Pero lahat sila, bigo. Sabi ni nanay, sakim sila. Gusto nilang pagkakitaan ng halaman gamot. At alam ko, tama siya. Dahil, hindi maglalakas loob kayong mga dayuhan na pumasok sa isla kung hindi niyo pakikinabangan. Piray, hindi lang naman kita yung habol ko doon. Gusto kong makatulong sa mga taong may sakit. Kaya sabihin mo na sa akin, nasa isla kuyog pa ba yung pitang-pitang? Wala na. Tulad ng sinabi ko sa'yo na nga matay na ang halaman. Kaya huwag mo na
nakapag-usay. Sigurado ka? Ano naman yung tsura niya? Mami? Ano yun? Mami? 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 Siya po si Michelle. Siya po yung anak ni Mandila na hapon sa hindi.